ang bago nating simulan, please subscribe our YouTube channel. Click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Magandang araw, mga kapudis. Ito yung ating mga ingredients. Yan, ang ating mga sangkap. Pagpainit na tayo ng ating kawali, ilagay ang 4 na litrong mantika. Ang gagamitin yung mantika ay coconut oil. Huwag po kayong gagamit ng ibang mantika. Mas maganda yung coconut oil para hindi siya maglalasa sa ating peanut butter. Tsaka healthy ang coconut oil. Kaya yan ang gagamitin natin. Kahit sa mga simpleng panggisa-gisa nyo, mas maganda talaga coconut oil. Medyo mahal nga lang. Pero maganda. Lagyan na natin ang ating mani. Maning hubad. Mas maganda, special mani ito kesa dun sa brown, sa may balat. Mas mahirap nga lutuin yung brown, yung may balat, kasi bantayin pati. Tapos pag napasobra ka, mapait na siya. Eh, hindi maganda sa peanut butter pag mapait. Kaya ito, kahit bago kang nagluluto ng peanut butter, mas maganda maning hubad ang gagamitin mo. Pag siguro magaling ka na magluto ng peanut butter, pwede mo na yung gawin. Pwede mo na yung gamitin yung ano kasi mas mura yun. Pero mas maganda to. Special mani. Maning walang damit. Damit. Maning hubad. May ganun pa yun. May maning hubad, may maning balat, ewan. Yan, iset na natin yung ating timer ng 40 to 50. Yan, set na natin ang ating timer. Ako 50 minutes ko siyang niluluto. Kasi masyado siyang marami. Pwede nga 55 minutes, mas maganda. Basta pag malapit na siyang maluto, yan, maya-maya nyo na siyang haluin. Pero pag ganyan pa lang, kasasaalang pa lang, every 5 minutes, saka nyo siya hahaluin. Tapos mahinang apoy. Lulutuin nyo siya sa mahinang apoy. Para hindi nabibigla ang ating mani. Tapos malalaman nyo pag luto na yan eh. Kasi pag bagong salang pa lang, yung pag hinalo mo siya, yung mani, mabigat. Pero pag luto na siya, magaan na siya haluin. Mararamdaman nyo yun pag nagluto kayo. Ayan. Luto na yung ating mani. I-drain na natin siya. Lagay natin sa isang malinis na lagayan. Kasi may magluluto pa tayo nung natira. Ang niluluto natin ay 12 kilos. Dami na. Pag naluto yan, pera na yan. Basta masarap kayo magluto ng peanut butter. Click yan. Sigurado yan. Yan. Tanggalin na agad natin sa mantika. Kasi pag hindi mo yan tinanggal kagad, masusunog yan kahit nakapatay yung kalan. Yan. Habang mainit pa yung mantika, ilagay na natin yung ating butter. Tutunawin na natin siya dyan. Mas maganda yun at saka mas mabango. Yan.
Yan, tunawin, ilagay na natin para matunaw na ang ating butter. Para pag hinalo natin yan mamaya sa ating mani, hindi na tayo mahirapan na ano. Kasi pag hindi mo siya tinunaw, ang hirap niya i-blend. Yan, tunaw na yung ating butter. Hintay natin lumamig. Habang hinihintay natin yan, set aside muna yan. Gawin natin yung mixing sa mani. Timplahan na natin. Lagyan natin ng asin. Yan, neutralize yan. Para hindi nakakaumay. O, ilagay na natin ang ating gatas. 12 pieces. 12 sachet. Ang isang sachet, 33 grams. Kahit anong gatas gamitin nyo, pwede. Kung may mas mura sa Birch Tree, pwede. Masarap din yung ano ah, yung gatas na, ano ba yun? Dutch Boy ba yun? Masarap din yun. Per kilo naman yun. Yan, ilagay na natin lahat ng gatas. Isunod natin yung ating asukal. Washed sugar. 6 na kilong washed sugar. Yan. Ang dami, no? Pero sakto lang, eh. Hindi siya sobrang tamis. Sakto lang. Alam niya ng mga nakakabili ng Ate Jo peanut butter. Daming dumi ng ano ah. Ngayon lang ako bumili ng asukal sa SM. Ayan, haluin natin para mag-combine lahat ng ingredients. Tapos, ilalagay na natin yung ating tinunaw na butter. Lagay na natin. Ayan. Tapos haluin natin para mabasa lahat ng ingredients. Para pag giniling natin mamaya, hindi siya mahirap. Pero kahit di mo naman siya haluin kasi mamaya pag giniling, nilagay mo siya sa gilingan, makahalo na rin yan. Kaya lang, para hindi, ano, hindi lilipad-lipad yung asukal mo tsaka gatas mo, basain mo na siya ng, yan, yung pinakamantika niya. Yan, nahalo na. Okay na yan, kahit na, ano, basta importante, mabasa lang siya lahat. Yan, gigilingin na natin. Pag konti lang gagawin nyo, pang personal. Blender. Maganda rin yung gilingan ng ano. Maganda rin yung texture pag blender yung ginamit mo. Kaya lang, pag panda, hindi po pwede yun. Matagal yun. Pwede, pero matagal. Tapos, kung wala kayong gilingan sa palengke, sabihin nyo lang, saan po yung gilingan ng mani? Alam na nila yun. Ang dito sa amin, yung pagiling, 15 pesos per kilo. Tapos kung ilang kilo yun, kukwentahin lang yun. Yun yung babayaran mo sa kanila. Kami, may gilingan kami kasi business namin to. Para hindi na kami pupuntang palengke. Kahit anong oras, pwede kami gumawa. Ayan. Gigilingin natin siya ng 3 beses. Pwede namang 2 lang. Eh, gusto ko 3. Wala namang bayad. Gawin na natin 3. Tsaka saglit lang yun. Lalo na pag ganyan na. Sa una lang matagal eh. Kasi yung buo-buo pa siya. Hindi! Tapos ano. Pag yan, ganyan na. Pag pangalawa, pangatlo, okay na yan. Pag pangalawang giling na, higpitan mo na siya. Para pinong-pino na yung pagkakagiling niya. Ayan.
Ayan, creamy-creamy na yung ating peanut butter. Ayan, pag nalagyan na, isali na natin lahat sa ating garapon. Takpan na natin agad para hindi naman madumihan yung ating peanut butter. Total malamig na yan. Pwede mo na yan takpan kagad pag nalagyan na siya lahat. Tapos, lagyan na rin natin ng selyo at sticker. Tapos yung mga natapon-tapon sa gilid, punasan na rin natin. Mamaya pag hawak ng customer, mahawakan niya pa yung peanut. Malagkit. So, takpan na natin. Diba? Dami nating nagawa. Pagkatapos nito, maya-maya deliver na. Para meron na tayong budget. Pag masarap yung peanut, daming ano, bumibili talaga eh. Minsan, pag nalaman nila, hindi ka pa tapos gumawa, marami ng order. Pwede nga nito, ano eh, ang gagawin mo bago ka magluto, magpa-order ka na. Itong konti, yung hindi na puno, atin na yan. Para makatikim naman tayo ng peanut butter. Ito lang maganda sa nagtitinda eh. Kumikita ka na, nakakatikim ka pa, kesa bibili ka pa. Diba? Gawa ka na lang. Makakatikim pa yung mga anak mo. Ayan, dami natin nagawa. O, selyo na tayo. Lagyan na natin ng pang selyo. Ilan din nagawa natin. Dami rin. Ang ginawa ko, medium at saka large. Kasi ayaw nila ng maliit. Bitin daw yung maliit. Sabi, Ate Jo, ayoko na ng maliit. Bitin. Okay, madalas dito, mas mabenta itong large. Pero gumagawa ako ng medium kasi nga, minsan, ano sila eh. Yung, kumari, 100 lang, ganun, 100 din. Para may pagpipilian sila. Yung medium, ang benta natin dyan, 110. Yung large, 130. O, diba? Okay, guys. Bye-bye na. Pagkatapos na ito, deliver na. Thank you for watching.